mga katropay. Sana po ay nag-i-enjoy kayo at natututo na rin kayo dyan sa mga usapan natin this morning, syempre, with our legit doctor. Yes, dapat legit only. Kasi tama na ang pagmamarites pagdating sa usaping medical. Kaya naman ngayon, i-confirm na natin kay Doc ang ilang mga paniniwala sa kalusugan ng isang lumalaking bata at alamin natin kung ito ba ay myth or legit. Okay, Doc, are you ready? Gina G. Okay, so una, ito madalas naririnig natin sa mga nanay natin pag pinatutulog tayo sa tanghali. Yes. Tanghali. Hindi ka kasi natutulog sa tanghali, kaya hindi ka lumalaki. Myth or legit? Alam mo, legit yan. Oh. Oo, yes, yes. Because, and actually, yung quality of sleep is very important. So, review ko lang kayo. Pagka ho kasi bagong panganak, hanggang isang taong gulang, kinakailangan ng bata talaga ng up to 16 hours na sleep. Para doon, combined. Oo, para doon sa development ng brain niya and then ng system niya. So, meron ho dito, pagka naman ho, dalawang taon hanggang limang taong gulang, kailangan pa rin niya ng mga 12 to 14 hours of sleep. And then pagka beyond that school age, 12 hours of sleep combined. Oo, para ma-process nila yung a physiologic need ng body both for the growth and the development of the mental abilities ng mga bata. So may relationship yung quality of sleep sa pagkakaroon ng increased cognition. And then meron din tayong party ng brain natin, yung pituitary, na nagre-release yan ng growth hormone. So pagka maganda yung tulog ng bata, mas malakas mag-release ng growth hormones. Kaya ka rin mamatangkad kasi marami kang siesta. Marami yata ako siesta ng bata. Yeah. Ko. Pinapagalitan ako ng nanay ko, matulog ka nga. Tsaka yung gadget. May hanger pa kung ayaw mo matulog. Magsasabit lang ng magsasampay. Oo. Nagkataon lang. Kakalaba lang. Okay, yung gadget importante din. So dapat bago matulog, 1 hour bago matulog, bawal gadget. Kasi nakaka-less ng quality ng sleep yung gadget. Kahit tayo naman, di ba? Kailangan yung iPhone, naka-sleep mode ka na. Oo nga. Kasi yung... basta marami. Okay, sunod naman, Doc. Madalas din nating narinig. Aba, siguradong matalino rin yan kasi mana kay mommy o kaya kay daddy. Myth or legit? Oh, sige, yung intelligence, ano yan eh, pwedeng nature or nurture. Ibig sabihin, lahi nyo talaga. Pero kahit anong talino mo, kung yung environment naman ay hindi naman ganoon ka-conducive, minsan hindi din talaga natutuloy yung full potential. So, myth and legit. Myth and legit din. So kailangan may environmental factors na mag-nurture o magkakaroon ka rin ng opportunity para i-nurture kung ano man yung intelligence. At yung intelligence hindi lang siya dahil magaling ka sa school. Oo. So eight types of intelligence yan. So pwedeng magaling ka sa music, sa arts, sa pakikipagsalamuha sa tao. So hindi lang nalilimit doon sa pagbasa, pagsulat, arithmetic at mga school achievements. Because everyone is a different kind of smart. Yeah. You just have to tap into a certain potential. And parents can always tell kung ano yung usual na parang may potential na ganito yung anak ko or leaning towards this yung passions na anak ko. Wow! Spoken like a true parent. Okay, last. Ito, madalas nagiging biruan ng mga magulang pag may something embarrassing. Halimbawa na nangyari kay baby. Pero sige, confirm na natin kay Doc. Now na, okay lang ang lahat ng nangyayari sa isang bata before 1 year old kasi hindi naman yung maaalala yan. Myth ba to or legit? Ay nako. So Nicole, yan ay myth. So, ang mga bata, actually, ang formative years niyan is 1 to 5 years old. So, lahat ng mga stimulus na, o yung lahat ng mga nasasagap niyang information, madadala niya yan. And later on, mapaprocess niya rin yan sa kapag tanda niya. No? So, mga factors na to, kinakailangan nating mag-ingat actually sa pagtrato sa mga
age 1 to 5 years old regarding dun sa mga pag-expose natin, for example sa violence, even the way we talk to them, no, kinakailangan alagaan natin sila such that mabibuild din yung sense of self nila, and then magkakaroon din sila ng sense of security, no? And medyo mahirap siya, I know, pero it starts with being aware na yung mga nangyayari sa kapaligiran nila ay may epekto sa kanila. Alright, so nurturing environment dapat. Nurturing environment. Alright, so Doc, to wrap up ang napakagandang usapang ito, Doc, ano nga po ba ang inyong mga best tips and advices na mabibigay nyo for parents na ngayon ay adjusting pa rin dahil sa new normal when it comes to childcare? Oo nga, no? So marami tayong na-discuss ngayon. So number one, screen time. So sa screen time, let's limit the screen time of children up to 2 hours kung 5 and above. Pero hanggat maaari, kung wala namang paggagamitan ng screen, pwedeng wag na lang ho, no? And then, wag po kayong mag-screen time pag kumakain, bago matulog, and kung may iba pang social interaction or play time yung bata na alternative, no? Number two, sa mga may problema sa weight gain ng mga bata. So, yung importante ho sa atin yung campaign ng DOH regarding and ng World Health Organization para ma-prevent ang childhood obesity, especially ngayong pandemic. 5 servings at least of fruits and vegetables a day. And then, 2 hours or less of screen time, 1 hour of physical activity, isang oras po yun, and then araw-araw yun, no? And then wag papainumin ng matatamis o may caffeine na mga inumin. 5210. Yes, 5210. Lumalabas ang age! Dali ni! 5210. Alright, so maraming salamat, Dr. Myrtle. Sana po maraming mga katropay kong parents, nating parents, talaga ang mas natuto ngayon tungkol sa mas informed na pag-aalaga sa ating mga, or sa aming mga chikitin. Sana maalala ko itong lahat ko naging parent. Okay, backgrounder na, backgrounder. Yes, parang nagka-crash course ako to parenting. Yo. I'm so glad we got to sit down and talk to you talaga, Doc. Siyempre, salamat din sa aming health partner, ang Consulta MD. Kung kailangan nyo ng online doctor consultations 24/7, the doctor is in sa kanilang health app. Unlimited rin yan, so kahit talibabag pa kayo ni Doc and no appointment needed, you can actually talk to Doc anytime and anywhere. Isa na namang makabulhang usapang pangkalusugan ang natapos. Siyempre, salamat sa mga sumali sa ating kwentuhan at dyan lang kayo kasi dere-derecho pa tayo. Yes, at para sa Dr. Care, sa susunod na linggo, usapang baga naman tayo at isang espesyal na katropay ang makakausap natin tungkol sa lung cancer awareness dahil siya mismo ay isa sa mga lumalaban sa sakit na ito. At actually, isang advocacy pa ang kanyang sinimulan para magbigay suporta sa mga katulad niya. Kaya syempre, suportahan din natin si Sir Sherwin Buenvenida at ang kanyang Cancer Culture Podcast. Nasa Spotify po yan at YouTube. Be inspired at mas mapag-uusapan natin to next week. Dito lang sa usapang health and wellness na may care ka at may care sa'yo. Kasama pa rin si Dr. Care. Salamat, Doc! Thank you, Doc. Marami tayong natutunan today. Oo, pero feeling ko marami ka pang ang tanong. Marami pa. Mamaya off-cam. Medyo magtatanong ba tayo ng konti.